Hapon Pilipinas at buong mundo. Nay, tay, kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abundo. Sa lahat po ng nanonood sa ating mga live streaming channel sa Facebook at YouTube, maraming salamat po. Sa lahat ng nakikinig habang nagmamaneho, nasa jeep, nasa auto, welcome to the program ang lahat ng nakikinig sa DZBB. Merry Christmas! Exciting afternoon dahil ang ating bisita is a royal couple of show business, of Philippine show business. The prime time king and queen. Please welcome Nay Tay Kapuso, Ding Dong Dantes, Marian Rivera! Thank you, Don. Salamat. Yan, salamat. Maraming salamat. Paulit-ulit kong sasabihin ito dahil nandito si Marian. Thank you. Dahil hindi namin kailanman malilimutan. I'm very public about it. And this means a lot to me. We started Fast Talk with you. Yeah. Yeah. Salamat talaga. Ah, one year na kayo. Oo nga eh. You know why it's important, Dong? Kasi you start somewhere eh. At yung simula talaga importante sa akin. Binigyan mo kami ng panahon at oras. Maraming maraming salamat. Anything for you. Salamat. Salamat. Pasko, di ba? How are you guys celebrating Christmas? This Christmas will be quite different. Bukod sa aming tradisyon na may Noche Buena, tapos usually kasi pagka 25 ng tanghali, doon kami sa kanila sa Cavite, nagla-lunch kami. Pero ngayon magiging iba siya dahil mag-iikot po kami sa mga sinehan for the very first time on Christmas para magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng aming pelikula. Mga kaibigan, mga sasambayanan na susuporta sa inyong pelikula, Dong Yanatics, lahat napakagandang balita yan. Let's talk first about Christmas. Noche Buena, ano ang hindi pwedeng mawala? Menudo. Ay! Talaga, bakit menudo? Yung specialty ni Nanay eh, na tinuro lang sa akin. Tapos yun ang palaging request ni Dong, menudo. Ang mga bata, kanino nagmana ang dalawa? Parang mix po eh, parang mix siya eh. Although, kung meron man nakuha kay Dong or sa akin, talagang minsan pinag-uusapan namin ni Dong, may sarili-sarili silang personalidad. Mm. And what are these personalities? Si Zia ay... She's very competitive. Oo, competitive siya. Like? Oo. Ha? Like? You and me? Oo, no? Napaghalo. Oo. Siyempre, creative. She's very creative. Mm. Alright. Pareho silang creative. Inclined talaga, mahilig sila sa arts. Si Zia ba vocal? Very, very vocal. Nagtatanong, very nagsasa. Vocal. Very. Okay. Kumbaga parang siya yung kapag, siya yung life of the party. Mm. Okay. Life of the party. I get that. Samantala, si Sixto, siya naman, medyo patawa, medyo kalog. Matagal siya mag-warm up, pero pag nakapag-warm up na siya, talaga nagiging kalog na. Katulad nyo ring dalawa? Yung pagkakalog, syempre. Kaya, ikaw yun. Okay, let's talk about a movie. Rewind. Ano ba ito? What is this about? So, it's about a story ng mag-asawa. Kwento siya ng mag-asawa sa konteksto ng pamilyang Pilipino. John and Mary. John and Mary ang pangalan ng characters. Kumbaga, akma dun sa panahon ng Kapaskuhan. Pero siguro ang sinasagisag nila talaga ay yung pagmamahal ng bawat isa, hindi lang sa mag-asawa, kundi sa lahat ng tao sa paligid nila. Kasi universal naman yun eh, yung love. And it talks about love, it talks about the importance of time, it talks about regret, yung mga ganung bagay. Pero pinakamahalaga sa lahat, paglabas mo ng sinehan, marirealize mo itong mga lessons at values na ito at lalabas kang nakangiti. Kasi yun ang gusto natin sa Pasko. I read that in one of your interviews, na hindi mo mamamalayan. I mean, what did you say? Parang iiyak ka pero nakangiti. Kaya pinag-uusapan din namin ni Dong, parang ano bang pwede nating i-offer sa mga tao this Christmas? So, nung binasa namin script and everything, parang sabi namin, ang ganda nitong i-offer para sa kanila. Kasi kung saan kami mas excited, paglabas niya ng sinihan. Kasi alam namin na yung pelikulang ito may idudulot sa buhay nila. Importante yun. Ito'y bahagi po ng Metro Manila Film Festival. Mm-hmm. Ang parada ay? Sa 16. Yes, December 16. Yes. And that's exciting. Yes, after a long time talagang lumalabas na ulit yung tao talaga ngayon sa mga mall, sa lahat. Kaya sana pati sa sinehan ay manood talaga sila. Kumusta ang dynamics nyo bilang artista na mag-asawa at ang dynamics nyo bilang mag-asawa ng mga artista? Let's start there. Was it easier because you're a couple?
definitely easier all throughout except for one scene. Kung ano man yung eksena ngayon, i-reveal niya mamaya. Pero talaga? Easier because nanggaling kami sa isang love team magmula noong 2007. So, ako, naniniwala ako doon sa dynamics ng magka-partner na kung talaga mag-work yan kahit saan mo dalhin. In fact, nag-work din siya pati sa aming personal na buhay na minsan na-apply din namin sa aming personal lives as a husband and wife. Okay. Pero yung root of everything ay yung the basic fundamentals like professionalism, 'di ba? Yung kakaibang talent niya and yung pakikitungo sa kapwa. Pero lahat ng mga yun kasi na-apply talaga namin pati sa aming sa set, sa aming professional life. Kaya nakikita ko na nagiging mas madali kung yari may gagawin kaming eksena dahil siyempre mag-asawa na kami, kilala na namin ang isa't isa, wala na masyadong wala nang kapaan. Oo. Puwera lang dun sa isang eksena yun. For some reason, di namin alam bakit ito yung pinakamahirap gawin. At yun ay ang... Yan? Intimate scene. Kabalik na rin. Yung irony, yung intimate scene. Bakit mahirap? Ang hirap kasi kapag example, hindi naman kami magka-relasyon before, pero kailangan namin siyang gawin kasi yun yung character na hinihingi sa amin ng director. Pero ngayon, na mag-asawa kami, parang na-off kaming gawin na malalaman nyo kasi kung paano kami. Mag-asawa. So parang na-off kami, parang, Direk, pwede po ba i-dim light na lang po natin? So ang dami namin request sa lahat ng ginawa naming eksena, parang go, okay kami. Pero dun sa eksena na yun, nag-usap kami, paano yung kiss mo? Sa kaliwa ka ba? Sa kanan? Oh. So, di namin alam kung paano yung gagawin. Tawa kami ng tawa sa mga namin, shucks, nakakahiya itong ginagawa. Direk, dim light nyo na lang, please. You know, I've done interviews about, you know, superstars doing movies. Pag pinag-uusapan nyo ang isang eksena, halimbawa ito, in this case, which was very difficult to do, alam nyo ba, ako panunuorin ko yan, yun lang ang aabangan ko. Ito yung pinag-uusapan nila. And again, that's interesting and that's exciting. Let's talk about your dynamics as a couple. Mm. Who's the boss? Actually, walang boss. Pero bilang babae, kailangan lalaki talaga yung nagli-lead eh. Kailangan talaga. Not because bossy siya, pero ako as a wife, malaking respeto ko sa asawa ko eh. Siya ang talagang tumatayong haligi ng tahanan. So every time na may decision kami, hihingi niya yung opinion ko, sasabihin niya kung anong kanya, tapos mag-a-agree kami. At kung ano yung maging desisyon niya, naniniwala ko kasi talagang tinatrust ko yung asawa ko sa lahat ng aspetong pagdidesisyon na naming dalawa. Galing. Ako sabihin ko sana si Zia yung boss eh. Pero thank you for what you said. Pero totoo po yan kasi ini-espouse po namin talaga yan sa bahay na may mutual love and respect sa isa't isa. Hindi lang sa amin, kundi pati sa mga anak. Mm-hmm. Kasi kung ano yung pinapakita namin sa isa't isa, tama, yun din talaga yung gagayahin ng mga bata. Who holds the purse? Sinong may hawak sa pera? Oh, definitely. I leave most of that to her. Alam niyo na po, shopping. Shopping! Dong, sinong unang nangangalabit? Siya. Ito na ba yung, ito na pala yung pasto. Umpisa na tayo ngayon. That's the intro to the pasto. Okay, this is a very special Christmas pasto with the king and queen. Okay, our time begins now. Dong, rewind forward. Forward. Yan, present, past. Present. Dong, now, never. No. Forgive, forget. Forgive. Big family, small family. Big family. Two kids, more kids. Two kids. 1 to 10, gaano kagalanteng ninong? Not 5. 1 to 10, gaano kagalanteng ninang? 10. Saan ang kiliti ni yan? Ay, sa tagiliran. Saan ang kiliti ni Dong? Sa chan. Saan masarap halikan si yan? Sa labi. Saan masarap halikan si Dong? Kilikili. Si Dong o si Yan, sa inyong dalawa, kamukha ni Zia? Both. Both ba? Kamukha ni Sixto? Ako. Kaugali ni Zia? Siya. Kaugali ni Sixto? Ako. Masiloso sa inyo? Siya. Mas clingy? Ako. Mas magastos? Ako. Siya. Mas kuripot? Siya. Grabe naman siya. Mas mainitin ang ulo?
It's a tie. It's a tie. Mas iyakin. Ako. Lights on or lights off? Ikaw, nasagot ko na yun eh. Kahit tanong ako. Kahit tanong ako. Happiness or chocolates? Happiness. Happiness. Ano ba yung chocolates? Chocolate lang, literal. Ah, okay, happiness. Okay. Best time for happiness? Anytime. All the time. Pangako nyo sa isa't isa? Ako, parati ko sinasabi sa kanya, pangako ko sa kanya na magiging best friend niya ako kahit ano mangyari. Kasi ngayon kasi, iba yung dynamics ng relationship dahil may mga anak. Mm. Pero later on, alam naman nating lalaki sila. Di ba? Magkakaroon sila ng sariling mga buhay. Pero kailangan kasi klaro na bumabalik kami dun sa core kung bakit kami nagkakilala at bakit namin minahal ang isa't isa. And parati ko sinasabi sa kahit ano mangyari, nandito ako hindi lang bilang asawa, hindi lang partner, kundi bilang isang best friend mo hanggang dulo. Yan ikaw. Ako, kahit anong mangyari, hindi ako magsasawang alagaan at intindihin ka araw-araw. Hmm. Pangako ko yan sa'yo. Ayoko na mag-rewind. Now, I'm talking about the movie Rewind. I have a couple of questions. Kung kayo mag-rewind ng inyong buhay, ano yung specific moment na gusto at ayaw niyong balikan? Tanong ko, paano kayo nagkabati ni Heart Evangelista? We want to hear your side of the story. Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abuna. Show. If you were to rewind your life, kayong dalawa, ano ang gusto at ayaw niyong gustong balikan sa inyong buhay? Can I go first? Ako, yung gustong balikan na okay, yung regret o yung masaya? Ah, hindi. Doon ako sa masaya, siyempre. Yung gusto kong balikan. Gusto kong balikan yung moment na pinanganak yung dalawang anak ko. Kasi nandun talaga ako sa delivery room ng time na yun. At hindi ko maipaliwanag yung saya, yung ligaya nung moment na yun. And sabi ko, gusto kong parating balikan yun dahil yun yung nagbibigay buhay sa akin bilang isang asawa at bilang isang ama eh. Hindi ko talaga makakalimutan yon, parating dala-dala ko yun sa puso ko. Anong ayaw mong balikan? Well, ayaw balikan siguro nung panahon na nag-aaral ako at nagtatrabaho. Hindi naman dahil sa may regret ah. Pero syempre sayang kasi dahil mas marami sana akong gustong gawin bilang isang estudyante. Mm-hmm. Pero kinailangan ko na magtrabaho. So, yun lang naman yun. But everything else, wala namang regret. Sana siguro, kung babalikan ko yun, sana mas ginalingan ko pa bilang isang estudyante. At sana mas na-manage ko pa ng maayos yung pagiging isang working student. Mm-hmm. Yan ikaw. Siguro ako yung gustong-gusto kong i-rewind ng i-rewind, yung mga pagkakataon na nakilala ko si Dong at naging asawa ko siya noong wedding day namin. Kasi noong wedding day namin, kumpleto yung mga importante sa tao sa buhay ko. Si nanay, si mama, at si papa. Na hindi ko buong akala na mapagsasama-sama sila sa isang mahalagang okasyon para sa akin. At saka yung pag-aasawa, kasi yan yung palagi ko pinagdadasal eh. Lord, pag nag-asawa ko, Lord, gusto ko talaga yung buong pamilya. Kasi yun ang wala ako. At binigay ni Lord sa akin si Dong. Yung ayaw mo, yun. Yung ayaw ko, parang kanina ko pa iniisip habang nagsasalita si Dong. Kasi parang wala akong ayaw sa lahat na nangyari sa akin. Kasi kung aayawin ko yung mga yun, baka wala ako dito at hindi ako natuto sa mga pagkakamali ko. The movie Rewind is also about second chances. Kayong dalawa, naniniwala ba kayo sa second chances? Yes, definitely. Sa tingin ko, sa bawat araw na gumigising ka, yun ay panibagong chance para itama mo kung ano man ang mali na ginawa mo the day or night before. Are you easy to forgive? Yes, I am. Ikaw yan? Minsan hindi. May proseso ka? May proseso. Depende sa level ng pain na ibinigay. Pero nagpapatawad naman. Of course. Pero siguro may naghihintay ng tamang panahon at oras para maghilom ang mga yun. But do you believe in second chances? Of course. Paano kayo nagkabati ni Heart Evangelista? Basta Tito Boy, masasabi ko yung puso ko ngayon masaya.
dahil naging maayos kaming dalawa. Pero parang i-elaborate ko pa siya, parang gusto ko sa amin na lang kasi nangyari ito ng sa hindi inaasahang pagkakataon. Tapos ang sarap nung pakiramdam na naging maayos kami, nakapag-usap kami. So parang yung intention naming parehas ay very pure na parang mag-uusap kami sa amin na lang muna. Kasi you know, parang ang hirap din i-elaborate. Baka minsan pinapangunahan yung mga dapat mangyari sa amin. So masaya ako na maayos kaming dalawa. Ako ang reaction ko dyan because halos magkatunog kayo ni Heart ng sinasabi. We should respect that. Dapat, I know how public you are, how public we all are. Pero may mga bagay din na dapat sinasabi natin na nagkaayos kami, pero yung detalye amin na. Because that's how you protect that little space that we have. At saka you will be surprised, igagalang kayo. Igagalang yun. And thank you. And thank you for sharing that. But ito lang. You're open to working with her. Of course. Wow. Of course. Di ba? Parang nakaka-excite lang. Meron kami dito ay tinatawag na best Christmas ever. At nais namin ito ibahagi sa inyo ngayon because you have some of the most loyal Dongyanatics. Mm-hmm. Binigyan namin ng pagkakataon ang isa sa kanila, one of your most loyal fans, mm-hmm. na magkaroon ng best Christmas ever. As a matter of fact, narito po sa studio ngayon ang the oldest member of Dongyanatics. Help me welcome Nanay Judith Borillo. Wow. Hello, dito po kayo. Si Dong at saka si Yan. Yes, Nanay Judith. Ayan. Wow. Oh, oh. Merry Christmas po, Nanay Judith. Kayo po, anong inyong pakiramdam na kasama niyo po si Dong at saka si Yan? Konting kwento lamang po, mula nung kapanahunan pa ng Marimar, ano ho ang nangyari? May pinalampaso ba kayong pelikula? Ano ho ang iyong buhay bilang? Lahat po ay sinusundan sila at pinapanood lahat. Pumupunta ko sa mall show, ha? Nakikipagsiksikan to. Bisa nga kami nagagalit, Nay, huwag ka na sumama. Ayaw niya kumayang. Kasi mahal na mahal ko sila. Ano ang nais, ano ang Christmas message mo? Christmas message ko sa kanila ay maging mamunawain ay yung kanilang relationship dapat nakatuon sa Panginoon para sila yung magabayan lagi. Meron mo kami mga munting regalo. Ayan, para kay Nanay. Dito na natin ilagay ito. Mula kay Chang Susan. Dito na mabigat kasi Nay. Ayan. Maraming salamat. Yan, Dong. Mensahe para sa mga fans, sa mga Dongyanatics, para sa mga nanonood sa ating lahat ngayon. Una-una, Nay Judith, maraming salamat. Yung aming samahan ni Marian magmula nung nagkakilala kami bilang mag-love team hanggang sa ngayon may pamilya na kami. Alam ko isa sa mahalagang elemento ng aming pagsasama at kung ba't matibay siya ay dahil sa mga taong nagdadasal para sa amin. Alam ko po na isa po kayo doon at sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin. Every morning. Gusto ko lang po magpasalamat po sa inyo. Yes, thank you. Bahagi po kayo ng aming kwento. Kaya gusto po namin talaga parati po kayo maging masaya, maging malusog. Dahil marami pa po tayo mga chapters na pagdadaanan together. Yes. Alam mo, Tito Boy, ito yung isa sa pinakamasarap na parte bilang artista. Na makahanap ng mga ganitong fans na talagang, hindi nga fans ang tingin namin, pamilya sa kanila na talagang walang sawang sumusuporta, nagdadasal. Sila yung blessing para sa atin. Tama. Na may Judy? Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Dong Yan, imbitasyon na lamang para tangkilikin ang ating pelikula. Ayan, iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng Rewind. Very excited po kaming makasama kayo ngayong Pasko. At, naku, hindi namin mapangako, pero gagawin namin ang lahat para sa 25. Mapuntahan po namin kayo isa-isa dyan para kami mismo ang magpasalamat sa inyo. So ko lang po sabihin, sobra po akong proud na makasama sa isang proyekto ang aking asawa. Na-miss ko po siyang katrabaho. Ang pelikulang Rewind po, ipalalabas na ngayong Pasko. Sana maging bahagi po kami ng inyong kapuskuhan. So, Rewind, don't forget, thank December you. 25. Thank you. Maraming salamat. Anay Judith, Dong Yan, maraming salamat.
Maraming salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Nay, Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Stay kind, make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. And let's do one good thing a day. Just one good thing a day. Just one, isa lang po. And make this world a better place. Merry Christmas. Goodbye for now and God bless.